Extra income ba ang hanap mo na hindi kailangan ng malaking puhunan? Para sa iyo ang video na to. Hi guys, it's me Irene again and welcome back sa aking munting kusina. So for today's episode, another 3 ingredients pang negosyo recipe na naman ang gagawin natin. And yes, ito ay remake ng kamote de leche na ginawa ko before. Kung di nyo pa ito napapanood, ilalagay ko yung link sa description box. But this time, ube version naman ang gagawin natin. Gagawa tayo ng ube de leche, mas appealing ito sa market. Pwedeng pangbenta at pwedeng-pwede rin gawin pang giveaway ngayong parating na Pasko. So watch the video until the end dahil may mga tips ako na ibibigay sa inyo. For our costing and rated ingredients, please check description box. So let's get started! For our first ingredient, gagamit tayo dito na sweet potato or kamote. Balatan lang ito at hugasan mabuti saka natin ito i-steam. Pwede nyo rin ito ilaga. Guys, kung meron kayong mahanap na ube sa lugar nyo, ay mas maganda at mas masarap kung ube ang gagamitin natin. Pero kung wala kayong mahanap na ube, like me, pwede kamote ang gamitin natin. Once na malambot na ito, ay mash natin ito gamit ang whisk or tinidor. Pero kung meron kayo potato masher, ay pwede nyo rin ito gamitin. At pwede nyo rin ito i-grate gamit ang gadgaran. After natin ito i-mash, ay set aside muna natin ito and proceed naman tayo sa ating second ingredient. For our second ingredient, gagamit tayo dito ng 1 can of 300 ml ube flavored condensed milk. Ibuhos lang natin ito sa isang pan and lutuin over low to medium heat until thick na ito. Huwag ito iiwanan, okay? Continue mixing until lumapot na ito. Once na malapot na ang ating condensed milk, turn the heat off muna, then gradually add mashed kamote. Haluin lang ito mabuti until well combined na ang ating mashed kamote and condensed milk. Pag nahalo na natin ito mabuti, buksan ang apoy sa kalan and make sure na ito ay nasa low heat lang. Continue natin ito lutuin for 5 to 10 minutes. At habang niluluto pa natin ang ating ube de leche, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Dapat ganito na yung texture niya. Then transfer lang natin ito sa isang bowl and let it cool completely. At para naman sa ating third ingredient, I will give you 3 options. Pwede mo ito i-coat with sprinkles, 20 pesos lang ang bili ko sa ganito kadami. Pwede mo din ito i-coat with desiccated coconut, 15 pesos lang ang bili ko nito. May mabibili kayo na tingi-tingi lang sa mga baking supply stores. At pwede mo rin ito i-coat with ube flavored na desiccated coconut. Lagay ka lang ng konting ube flavoring sa desiccated coconut. At sa mga nagtatanong sa kamote de leche video ko kung saan ko nabili yung lagayan, ito po ay kaha lang ng Ferrero Rocher na chocolate. Sayang kasi kung itapon lang, pwede pa magamit. After nyo ito i-form into a bowl, coat nyo ito with your choice of coating. Ang gamit ko ditong cupcake liner ay yung pang macarons. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating ube de leche. Perfect ito pang giveaway ngayong parating na Pasko. Lagay nyo lang sa plastic tub, then tie kayo ng ribbon para mas appealing siya tingnan. Oh, and by the way, mega shoutout nga pala sa aking pretty sisi, Simply Pinay in USA. Please check her channel guys, di kayo magsisisi. And kung hanap nyo ay legit and supportive friend, 100% na maaasahan nyo tong sisi ko. To Ate JVTV, to Jasmine Catalan, to Aaron Catalan, and to Zach Cantos. Thanks for always watching!
Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. Like dito sa amin, ang kamote ay nasa 35 to 40 pesos per kilo. Sa retail price naman, ang ating ube de leche ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!